Ciao mga peace, wala ba kayong magawa? So, try nating pag-usapan ngayon yung tungkol sa maiwagang espada na lakabuon sa bato. Yun ay ang Excalibur. So, bago ang lahat, try muna nating mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga video ko pang i-upload. So, totoo nga ba ang kwento tungkol sa malamat na espada na nakabuon sa bato? O ang Excalibur? Alam natin na ang Excalibur ay pag-aari ng isang hari na si King Arthur. Ayon sa mitolohiya, si King Arthur ay nabuhay sa Camelot. Siya ay nabuhay noong 500 taon hanggang 600 taon. Pero palang naging buhay ni King Arthur, medyo mahaba pala. Pisa nang nakuha niya yung pinangalak siya hanggang siya ay namatay. Sinasabing Excalibur ay nakabuon sa isang bato. Ang sino mang makabunot ng nasabing espada ay magtataglay ng kakaibang lakas at talino na nakatakdang maging pinuno sa buong Britanya. Ganun pala ang magiging kahihinatnan mo pag nakuha mo yung espada ng nakabuon sa bato. So in future pala yon, magiging hari ka ng buong Britanya. Maraming sububok. Ang iba ay mga tanyag na malalakas at matipunong kalalakihan. Ngunit ang binatilyong si Arthur lamang ang nakabunot sa espada. Marami palang nagtry, sinubukan yung mga tanyag na malalakas na tao dun sa kanilang lugar. Siguro hindi nila kayang bunutin talaga yung espada na yun kasi nga nakatakda yun para sa isang tao lamang. Yun nga ay si Arturo. O mas kilala natin ngayon na King Arthur. Ngunit ayon sa iba, ang Excalibur ay binigay ng isang babaeng diwata sa lawa. Iyon yung isang twist ng kwento na sinasabing hindi raw nakabaon sa bato ang Excalibur. Bagkus daw, iyon ay binigay ng isang babae kay King Arthur sa lawa ng panong siya ay nagpapahinga dahil bunga ng kanyang pakikipagdigma. Ano nga ba ang hiwaga na meron na Excalibur? Una, sinasabi ng espadang ito ay makapangyarihan gawa sa ibang uri ng bakal na may basbas ng salamangkerong si Merlin. Si Merlin noong mga panahon na yun eh, siya yung pinaka-ermitanyo sa Camelot. Siya yung parang nagiging advisor ni King Arthur noong mga panahon na yun. Kaya mahirap talunin ang sino mang may hawak nito. Naging matagumpay na hari ng pakikitigma si King Arthur sa tulong ni Excalibur. Maraming kaharian ang kanyang nasakop at nagapi sa tulong ng Excalibur. So kung titingnan natin yung Excalibur, parang ano siya yung espada ni Panday. Para siyang ganun. Ang kapangyarihan niya, pag hawak mo siya, umatake rin siya, kusa siyang sumasangga, basta hawakan mo lang siya. Parang ganun ang pagkakaparehas niya sa espada ni Panday tsaka yung Excalibur. Ngunit, lahat ay may hangganan. Sinasabing ang labanan sa Camlan ang huling laban ni King Arthur noong ika-6 na siglo. Hindi rin pala nagtagal na gapirin din pala si King Arthur ng kanyang mga kalaban. Sinasabing siya ay namatay dahil sa malubhang sugat bunga ng pakikidigma sa kanyang mortar na kalaban na si Mordred na namatay din kalaunan sa labanang iyon. Pares pala silang namatay ng kanyang kalaban. So kung titingnan natin si King Arthur, palibas at hawak niya yung mahiwagang espada, sugod siya siguro na sugod kahit ilan yung lumalaban sa kanya, nilalabanan niya. Kaya nagkaroon siya ng mga maraming sugat sa katawan. Kaya makikita natin kung gaano'ng kagiti at gaano'ng katapang at kung gaano'ng kapangyarihan yung espada ng Excalibur. Sa pagkamatay ni King Arthur, ibinalik ng kanyang mga kasama ang espadang Excalibur sa babae sa lawa. Ano ba ang dahilan? Bakit ibinalik ng mga kasama niya yung espada sa babae? Kusang nagbigay ng espada kay King Arthur? Una, dahil si King Arthur lamang ang may kakayahan gumamit ng nasabing espada. Pangalawa, dala na rin siguro sa takot na mapasakamay ito ng mga kaaway at gamitin ito laban sa kanila. So mga guys, iyan ang istorya ng Excalibur at ni King Arthur.
So susunod, mag-upload pa tayo ng mga video na kapupulutan natin ng mga aral, misang kalokohan. Kaya naman huwag kayong magsasawang mag-subscribe at bibigyan ko pa kayo ng mga impormasyon tungkol sa mga kasaysayan. Kung meron mo kayong impormasyon about just sa topic natin ngayon, libreng magkomento. Sana may natutunong kayo kahit konti. So yun lang ngayon ang pinag-usapan natin tungkol sa Excalibur.